Tatlong green na cakes tayo for today's video! Hi Goldies! So ang una kong gagawin ngayon ay yung topper para sa ating two-tier na cake. Unang-una ang kailangan nyo po dito is baking paper. Ayan, lukutin lang po natin. Next, yung ating rice wrapper. Ilubog lang po natin sa tubig para lumambot siya. Tapos after nyan, tsaka natin ilapag doon sa nilukot natin. Para kapag tumigas siya, ganyan yung magiging itsura ng pagkakalukot niya. Tapos patuyuin lang natin yung rice wrapper overnight. Simulan na natin yung paggawa ng ating cake. Yung size ng bottom tier is 8 by 6 inches. Moist chocolate cake. Then yung ating top tier is 6 by 6 inches. Strawberry chiffon cake. Mas tumaas pa nga yung height nito guys. Para sa kulay ng frosting ng ating cake, gumamit lang ako ng forest green plus nagdagdag ako ng color black ni Chef Master. Pero bago natin ilagay yung dark green frosting, ayan, mag-frosting muna tayo ng color white para hindi maraming food color yung magamit natin. Dito naman, kahit hindi super kinis ng pag-scrape natin sa icing. Dahil papatungan pa nga po natin ng green frosting. Di ko alam ba't palong-palo pa rin ako dyan sa pagpapakinis ng cake. So, yun, after natin mag-scrape ng ating cake, ilagay na natin tong kanina pa nag-aantay. Gumamit lang ako dyan ng spatula. By the way, yung spatula na gamit ko na yan since 2021 pa. And hindi pa ako nakakabili ulit ng bago. Pero ang tibay niya pa rin kahit tumatanda na siya. Magki-3 years old na nga po pala yan, guys. Ibig sabihin, magki-3 years old na rin po si Goldie Bakes. Ano gusto niyo ipa-promo ko? I-comment niyo lang tapos pipili ako sa comment section ng magandang ipa-promo. Huwag naman yung OA guys na tipong wala na akong kikitain ha. So yan, balik tayo sa cake. Ay nagpapakinis na tayo ngayon. Ang gamit ko pong frosting dyan is ACC. Kung matagal ka na pong nanonood ng videos ko, alam niyo naman kung gaano ako hirap na hirap magpakinis ng cake kapag magkapatong na yung cake tapos tsaka ko lalagyan ng frosting tsaka ko papakinisin. Pero ngayon, unti-unti ko na siyang nagagamay guys. By the way, kung mapapansin niyo yung aking daliris, mag-green-green dahil po syempre sa ating food color. Kahit po maghugas ako, mahirap po siyang tanggalin. Gusto ko lang po sabihin na malinis po yung kamay ko. So ayun na nga, nagde-drip na po tayo. Ang gamit ko lang is white chocolate. Puro lang guys, wala akong ibang hinalo dyan. Then, para magkaroon tayo ng goldy lines, naghalo lang ako dyan ng edible gold glitter dust and olive oil. Pero syempre, i-chill muna natin yung ating cake bago tayo mag-brush dyan ng ginto. Next na ilalagay natin is yung ating cardstock topper na hindi po ako gumawa. Tapos para sa ating macarons kineme, gumamit lang ako dyan ng white chocolate tapos kinulayan ko lang ng color green. Hindi ko alam ba't di ko na lang siya finondant. Tapos ayan na po yung ating rice wrapper, tinanggalan natin sa paper. And yung ating dragon balls. Ito nga po pala yung inspo na sinend ni client. Ang ganda ng pagka-blue. Kaso ang theme ng birthday is color green. Para siyang album ni Jungkook na golden. Pwede ko nagawa ng cake si Jungkook pagbalik niya. Tapos yan, may order din si ma'am na 50 pieces na cupcakes. Syempre, dapat tugma yung kulay sa ating cake. Gabi ko nga pala ginawa to guys. Tapos kinabukasan yung pick up. Nagpasobra nga pala ako dyan ng 2 cupcakes. Tapos ito na po yung araw ng pick up. Lalagay na po natin ngayon yung ating topper. Ayan yung rice wrapper natin guys. Nagbrush lang ako dyan ulit ng gold dust. Hindi ko na siya napakita. Then yung ating happy birthday topper. At syempre, hindi mawawala yung dagdag ganda sa ating cake, which is yung Goldie Bakes na ribbon. Finally, tapos na yung ating green and gold two-tier birthday cake ni Mr. Oliver. Super gandang-ganda ako dito sa outcome ng cake. Sana may magpagawalit sa akin ng ganito, pero ibang kulay naman. Proceed na tayo sa next cake. Ang cake na to is money cake. Pinagawa po to ng kaibigan ko. Nung una, hindi dapat to money cake. Nagsabi na ako ng price, pero nung huli, nagtanong siya kung magkano additional pag money cake. So, pinilit niya lang ako talaga, guys. Alam niyo naman mga baker na matrabaho yung paggawa natin ng money cake. Kaya may additional tayo dito. Pero yung sa kaibigan ko, hindi ko na po hiningan ng additional fee basta siya ang magdadala sa akin ng money. Anyway, ang size ng ating cake is 6 by 6 inches. Then yung color niya is yellow-green. Ang sarap niya sa mata. Gandang-ganda ako sa color na to, guys. Tapos hindi ko na napakita, nag-drawing lang ako dyan ng tennis racket gamit ang icing. Tapos yan, gumawa lang ako ng fondant na parang bimpo kineme niya. Tapos para sa ating tennis ball, bumili lang po ako online ng ganyan. Literal na tennis
baseball siya, guys. Finally, tapos na yung ating tennis-themed money cake. Nung pipikapin na nga po pala yan, nag-slide yung fondant na nilagay ko sa cake. So, ang ending, in-icing ko na lang din siya, guys. At hindi ko na siya na-videohan dahil na-stress ako malala. Dahil nga nababoy yung ating cake. So, ayan, nasa last cake na tayo, which is yung mini 3-tiered cake. 8x3, 6x3, and 4x3 inches yung size niya. So, ang gusto ni ma'am is simple lang yung design ng safari. And ayang printed topper na nakikita nyo is si client po ang nag-request niyan. Bali, galing po yung picture na yan sa birthday invitation ng baby niya. Tapos yung leaves is nag-print lang din ako sa photo paper. Tapos ayan, nag-pipe lang ako dyan ng parang kahoy. Then, isulatan natin yung name ni celebrant. Tapos parang nakukulangan pa ako sa leaves, kaya nagdagdag pa ako dyan sa ibabaw. O, di ba pinaghalo ko lang yung unang color ng cake na ginawa ko kanina. Tsaka yung pangalawang cake, buti na lang talaga walang specific na kulay yung gusto ni client. Basta ang sabi niya lang sa akin is color green na may mga leaves. Thank you so much po for trusting Goldie Bakes!